Hi guys, good morning sa inyo lahat. Day off ko today. So magluluto tayo ulit kasi sabi ko nga sa inyo, pag day off ko, nag-i-stack na ako ng pagkain ko for the whole week kasi para pag out ko, microwave na lang ako kasi wala na ako talagang time magluto. Kaya ngayon is my day off and then may nagtatanong kasi sa akin kung paano daw mag-apply dito sa work namin dito sa farm. So sasagutin ko yan ngayon kasi sobrang dami ko nang nare-receive ng mga messages na mga nagtatanong. Sir, paano po ba mag-apply dyan sa pinapasukan yung farm? So yung iba kasi from Taiwan, from Saudi, from other country na, sir, gusto ko sanang makapasok dyan sa farm ninyo. Pwede po bang direct hire? From Taiwan po kami, sir. From Saudi po kami, sir. From Philippines po kami. Gusto po sana namin magpasa diyan. Pwede po ba kaming ma-hire kahit po kami nasa labas ng Canada? Ilang beses ko na po itong nasagot. Kaya ngayon po, ito talaga yung topic natin is kung paano ba mag-apply dito sa aming company. Kasi ito po yung kalimitan tanong dito sa amin eh. Sir, pwede ba ako dyan? Sir, pwede mo ba ako ipasok dyan? Paano po ba mag-apply dyan sa company ninyo? Ilang beses ko na po itong nasagot, pero lagi pa ding paulit-ulit na tinatanong. So kapag may nagtanong ulit, isesend ko na lang itong video ito. Kasi itong company namin, kung napansin nyo, ayun lang. Doon lang kami nagmi-milking. Ito, lumang ano to? Lumang barn. This is 1960s pa. Pero hindi na yan pinagagana. Pero kahit na hindi na yan pinagagana, buong-buo pa rin, solid pa rin yung loob niyan. Then ito, bahay nung anak ni boss, bahay namin, dito na lang kami nakapark. Ito, sobrang lawak pa niyan hanggang doon. Then ito ang imbaka nung dumi, dito napunta, then nase-separate, then may bumibili din ng dumi. Ito, lupain pa to ni boss. So today guys, tapusin ko lang yung niluluto ko, and then mamaya itutur ko kayo ng konti dyan sa farm. Kasi gusto ko sagutin yung tanong kung paano daw mag-apply dito sa amin. Kasi yung iba, madami din pong napunta dito, mga nakatourist eh, naghahanap ng working permit. So ito nga pala yung niluto ko ngayon. Niluto ko ng beef caldereta, and then munggo, beef munggo. Nagluto ko ng beef munggo, and then nagluto din ako ng embutido. Yan, dalawang layer yan, magkapatong. So bakit laging beef? And then magluluto pa ako, pasensya na kayo, makalat. Magluluto pa ako ng spaghetti ngayon. Ayan. Kasi bakit laging beef yung niluluto ko? Kasi ang dami naming stock dito ng beef. Actually ito, isang box na to, puro beef to. Then may mga sausages pa kami. Ang dami stock. Ayan, mga stock ko pa yan. Stock ko pa. May baboy, may manok, may gulay, may tulingan, may tilapia. So makalat yung aming rep kasi sa sobrang dami pag nagkakatay dito ng baka minsan kanya-kanya kaming kuha. So yung mga baka kanya-kanya kami ng tabi kung saan-saan na nilalagay sa plastic, and then yung mga steak, and then yung ground beef. So yung ground beef, nagagawa ko siyang minsan na spaghetti, minsan na yan, ginagawa kong embutido, ginagawa kong giniling, lagyan ko lang ng patatas saka carrots. Tapos yung iba namang baka, minsan nilagawa kong bulalo. Kaya yung iba, ginagawa nilang papaitan. So malaking save talaga dito yung pagtatrabaho namin. Kasi kahit papano, may nakukuha kaming baka, may nakukuha kaming egg. Binibigyan din kami ng egg na supply. At saka minsan, binibigyan din kami ng mga gulay ni boss. Kasi may mga harvest sila, binibigyan kami. So malaking save talaga. And besides, yung aming bahay, alam nyo naman sa mga matatagal ng viewers ko dito, na 120 lang tong accommodation namin. Although luma na, kung napasin nyo, medyo luma na. Hindi ko na kayo yanot, nakailang beses ko na kayo na-tour dito eh. So magtatapos lang ako guys, at mamaya, pasyal tayo dun mamaya. Dun ko i-discuss sa inyo kung paano nga ba mag-apply dito sa farm namin na pinapasukan. So see you guys mamaya, tatapusin ko lang to. Kasi masusunog din niluluto ko, balikan ko lang kayo mamaya guys. Buti na lang, maganda na ang init uli dito. So makakapaglinis na ako mamaya ng sasakyan. Papasya lang ko kayo dun sa farm kasi kaka-out lang nila, kaka-uwi lang nila ngayon, nagluluto na sila. Ayaw kasi silang puntahan dun ng nagtatrabaho sila dahil baka makaabala tayo. Okay lang naman kahit napuntahan natin sila dun habang nakailang punta na naman tayo dun na habang nagmi-milking sila eh. Gusto ko lang para maidetalye ko sa inyo na walang maingay kasi syempre habang nagmi-milking sila may mga tunog ng makina.
So ito yung farm namin, ilang beses ko na ito napakita sa inyo, ito yung luma. And then dito yung mga maliliit na baka, yung mga guya na dito sa loob. Ngayon lang kasi uminit dito, guys. Oh, ayan yung highway, din dito kami naglalakad, nakikita nyo. Ayan lang yung bahay namin. So wala pang isang minutong lakarin, nasa trabaho na kami. Kaya pag nag-i-snow, di sobrang kapal ng snow dito. Kung nakita nyo dati, yung naglalakad ako dito. Tapos dito, gabundok na yung snow. Tapos yun yung ano, kalsada lang naman. Papunta na dun sa Costco. Brad, magandang araw, magandang ano. Balita, Brad. Balita, kumusta? Long time no siya. Mumulta na naman si Lolo, nagsunog na naman. Ha? Nagsunog na naman. Ah, nagsunog siya. Oh. Kaya pala may ano. Parang ano ba yun, bombero ba yun? Parang ano? Fire truck yun, di ba? Ah, bawal ba yun? Hindi ka. Wala pa namang fire ban, pero mainit siguro, kaya ano. Ah. Brad, anong balita? Kumusta naman ang buhay farmer dito sa Canada? Okay ka naman? Okay lang, Brad. Puro ka, ano ha? Puro ka, baka, ano, gala sa Vancouver ha? Ginagala namin yung mga turista. Ha? Ginagala dumating namin na yung, ano, yung bayo mo at saka si mother. Oo. Oh. At di makakapagtrabaho na uli si, ano, si Roslyn. Oo, oh, maghahanap pa. Ha? Maghahanap. Ah, maghahanap pa. Tapos si brother. Maghahanap din. Ah, ayos yun. Automatic na yun. Baka nga mapasama pa siya doon sa isang mong bayaw eh. Kasi ano, dami nagtatanong paano daw mag-apply dito. Matanong nga kita kasi ito nga pala si Herbert, yung isa sa pinakamatagal na worker dito. 7 years na, di ba? 8 years. Brad, may tatanong ako sa iyo yan. Saktong-sakto na dito ka. Ikaw na lang tatanungin ko. Paano ba mag-apply dito sa farm natin? Mag-apply dito? Kasi nung dumating kami dito, never naman silang nagpo-post ng mga hiring eh, kalimitan, mga refer-refer lang eh. Halimbawa, ikaw ang unang tatanungin ni boss kasi ano, pag may kailangan dati na tao, yun. Dati 'yun. Ikaw ang tatanungin ni boss. Dati ano, nagtatanong siya, may kilala ka bang ano? Naghahanap ng trabaho. Trabaho. Kailangan natin ng tao. Ganun. Kailangan natin ng tao. Tapos nung sumunod, ano naman, pag aalis ka, kailangan mo ng kapalit. Oh, maghanap ka ng kapalit. Oo. Noon, tapos nung ano, nagdiretso na siya kay ano, kay Kel. Kay Kel Hansen doon sa consultant na ano. Pero 'di ba ngayon, kapag ganun na nangyayari sa atin, kapag aalis tayo, kailangan natin ng kapalit. Ganun lang. Dati 'yon. Dati 'yon. Oh, iwan ko lang ngayon. Kasi hindi ka makakaalis diyan. Example, halimbawa, ako aalis ako. Hindi ka naman pwedeng basta layasan na lang 'to ng ano. George, di naman pwedeng basta ko nalang layasan to ng wala akong kapalit. Kasi kagaya nung nakaraang meeting natin, diba sabi ni boss, kung gusto nyong umalis, maghanap kayo ng, hindi, tubig, bigyan nyo ako ng 2 weeks notice. Ganon. Para ano, pero di ba kagaya nung pinalita namin nila Jojo, nangyari, hindi sila makaalis, kaya naghanap sila ng kapalit, kami nga yung nakuha. Oo. Kasi kung sa totoo lang, kung kailangan niya ng tao, maraming reserba si Kel Hansen na ano, isang tawag lang niya, marami siyang pwedeng ipasok. Pero kung sa ano, repair, halimbawa aalis ka na, pwede mong sabihin kay boss na ano, 'di ba, na boss, bago ako umalis may ipapasok akong tao para may kapalit kagad. Hindi, pero yung mga ina-accept dyan na resume, wala lang ano, 'di ba, parang nung minsan yung ang daming dumating dyan na Pilipino, tapos ang nangyari, tinanggap niya yung resume. Wala naman. Tinanggap niya lahat yung resume. Sabi ko na lang, naku, sayang yung mga papel ninyo. Tapos nilagay lang sa isang dating ano. Dati nga doon sa Luma Ang daming resume doon eh. Tinatapon lang nung dating herdsman dito sa basura eh. Tinatapon lang ano, sayang lang. Ayos naman siya kapag dumarating yung mga tao dito. Si Joy, ano yun eh. Walang resume yun eh. Oh, walang resume, di ba? Naka-short pa lang nag-apply. No, nag-apply. Kaya nga, iba-iba yung ano, parang pupunta ka doon sa mga farm, tapos magtatanong ka, no? Ang dami kasing gusto dito makapasok. Sabi ko, hindi naman po ganun kadali. Akala ng iba, pinagdadamutan ba? Sir, ano yung email di yan? Ako nga, ano, may dalawang bayaw ko. Hindi ko naipasok dito eh. Kasi, ano, wala. At saka isa, walang bakante. Oo, walang bakante. Pero kung may bakante yan, kung may bakante tayo dito, isang sabi mo lang kay boss. Ay. Yan. Kung may bakante dito, isang sabi mo lang kay boss, kaya mong ipasok yung mga bayaw mo. Kung may bakante. Kaya lang walang bakante. Kasi nag-ano naman siya, minsan nag-o-offer siya. Kaya nung kinausap niya ako, sabi niya, may ipapasok ba kayo?
yung kaibigan ko doon sa kabilang farm dito sa Mission. Kailangan ng tao. Yun. Kaya nung sino nga ba nakakuha noon? Si Edsa nakakuha noon eh. Oh. Yun, nakadoon na siya from chicken catcher, nakapunta siya ng dairy farm. So ano, okay naman dito sa tingin mo? Okay pa rin work ng dairy farm. Okay naman. Sulit. May maganda, may maganda. Oh, lahat naman ay talagang may negative. May advantage sa. May advantage at disadvantage. Disadvantage niyan, wala kang holiday. Oh, wala kang holiday. Tsaka yung oras. Pasok mo. Kasi yung iba nakikita ko, nagsasabi nga sa akin, saka pwede daw pa makapasok dito. Tapos kalimitan, dito nga lang maganda yung oras eh. Mm. Kalimitan, alas 3, alas 4 ng madaling araw. Oo. May alas 12 pa nga eh. Tsaka ano, yung iba, pansin ko, yung oras nila, hindi nasusunod 80 hours per 2, per 2 weeks, 80 hours. Mm. 65 lang, 70 lang. Ay dito tayo, sawa tayo sa oras eh. Oo. No? Depende rin sa time. Tsaka talagang yung pasok tuloy-tuloy, no? Oo. Hindi kagaya ng iba, nababakantehan sila kapag medyo nag-i-snow na. Oo. Yung winter na yung pandemic, kahit hindi kinukuha yung gatas, may trabaho pa rin. Kahit hindi kinukuha yung gatas, may trabaho pa rin. Gagatasan tapos itatapon lang. Ganun ano. Mm. Oh. Yun ang kagandahan talaga dito sa dairy farm, no. Tinatapon lang. Yeah, kagaya niyan. Wala ka na masyadong anuhin. Wala ka na, tapos na. Inaantay mo pala si Charlie. Inaantay ko na lang 'yan. Oh. 'Di ba? Yun ang kagandahan dito, kahit papaano yun ang advantage dito being dairy farmer. Hindi ka masyado kagaya ng iba na talagang tuloy-tuloy na tatrabahuhan mo lahat ng oras mo. To Sir Herbert nga pala, pinakamatagal namin ditong nagtatrabaho as dairy farm worker. Ayan, yung mga dito siya naka-assign. Pero halos lahat alam nito ditong gawin eh. Ayan o. Ayan yung maliliit na baka. Brad, talagang dito ka na in-assign dati nung dumating ka? Nag-gatas ako, saglit lang, wala pa yatang isang buwan. Ay, wala kang isang buwan naggatas, tapos? Oo, tapos, kasi ka na. Pag day off ko, nag-extra hours ako, nakita ni Amo na tinutulungan ko to si Charlie. Oo. Pina-full-time na niya ako. Pina-full-time ka na dito sa maliliit na to. Pero lahat dito, alam mo na ano? Ha? Samantalang kami, doon lang kami talaga sa gatasan eh. Hindi kami pinapaikot eh. Oh. Eh, yung mga binabantay ni Herbert, ito yung mga inaalagaan niya. Nilinis na niya itong mga to. Dito si Herbert naka-duty. Oh, ayan, mabuti at maraming information na nabigay sa atin si Herbert. Anong gagawin? Gagawa ng mansyon. Saan? Lilipat na naman ang bahay? Doon daw, sabi ni Brad eh. Saan? Kay Mukong daw yung gagawa niya ng mansyon. Saan dito? Doon daw, yung kinama ka na. Anong gagawa ng bahay dito sa likod? Ah, dito na ako dadaan. Brad. Ado. Ah, lawak pa nito. Yan. So si Herbert, yung pinakamatagal na namin ditong dairy farm. Actually, galing siya ng food counter sa Alberta. And then ang nangyari, nagkaroon ng recession, papauwiin yung mga tao. I think 2015, 2017. Sunod, galing din silang Taiwan. Galing din Taiwan niya si Herbert. And then nung nandito sila as food counter sa Alberta, instead na umuwi, naghanap siya ng working permit sa ibang province. So dito siya napadpad sa British Columbia, then pagdating niya dito, yan, naging dairy farm worker siya, from food counter naging dairy farm worker na siya. So yun nga, nabanggit naman sa inyo na Herbert, lahat ng napunta dito na nagpapasa ng resume, itinatapon lang ni boss. Ilang beses ko na po yan nabanggit sa ito, mga truck to ng mga ng mga worker dito, to kay Charlie, to kay Herbert, mga yan, kahit na dairy farm worker po, afford naman po dito makakuha ng mga ganyang klase na sasakyan. Yan, napansin nyo, maingay yung makina kasi nagwa-wash na yan, katatapos lang nilang mag-milking. So naglilinis yan, ayun, nakita nyo yan. Naglilinis yung makina namin para mamaya ulit pag nag-milking kami, malinis na yan. So dito kami lagi araw-araw nagtatrabaho. Ito yung mga baka kung saan naka-standby sila. Papasok yan dito, papunta dito sa rotary.
ang iikot na siya papunta doon hanggang sa lalabas siya doon sa kabilang side, pauwi doon sa kanilang pinanggalingan na kulungan. So everyday ganun lang yung aming daily routine dito sa dairy farm. And then dito sa loob naman na to, yan, ito yung stock ng mga gamit namin habang nagmi-milking. And ito yung computer na madalas kayong nagtatanong, sir, pwedeng makuha yung email? Sir, pwedeng yung kung saan kami pwedeng magpasa ng resume? So ito po yung email. Ayan, ito yung email ni boss. Hindi naman nagagamit. At madalas pag nag-email po kayo, diyan lang po yan pupunta. Kasi doon sa mga nagtatanong, dito na lang tayo at maingay. Doon sa mga nagtatanong, sir, pwede po bang makuha ang email ng company ninyo? Kaya nga po hindi ko maibigay kasi useless lang din. Hindi po si boss natanggap ng application through email, then i-hired kayo. Hindi po ganun. And then hindi din po siya natanggap ng mga application na ipapasa niyo yung resume ninyo sa kanya. And then pagkapasa ninyo, i-hire niya kayo. Hindi po ganun. At totoo lang po, ito po ha, nung dumating po kami dito sa farm na to, referral. Ika nga, ayun, gaya nga nasabi ni Herbert. Kasi si boss po kasi maraming mga bad experience na rin sa mga kababayan natin Pilipino eh. Nung dumating kami dito, talagang si boss, nakuha ng tao yan ay dun sa consultant na binibigay ko lagi sa inyo, which is yun nga, yun nasa Chiliwak, si Kel. Yun po yung lagi kong ibinibigay dun sa mga sa mga subscriber natin na nahingi ng consultant. At praise God, may ilan na akong nai-prepare sa kanya doon na nabigyan naman po ng working permit. Meron nga pong kaibigan ako from Taiwan na yung asawa niya nag-tourist dito, binigay ko sa kanya yung consultant. And then after 2 months nabalitaan ko may work permit na raw po. Actually hindi work, may work permit na, naka-process na yung work permit dito din siya sa BC. So at least kahit pa paano from tourist may work permit na siyang inaasahan. So pag mag-apply po kayo dito sa farm na to, mapa outside Canada po kayo or direct hire kung sa Pilipinas o hindi nyo po magagamit yung email para magpasa. At hindi din po kayo pwedeng mag-send online application para matanggap po kayo dito sa farm na to. Gaya nga ng sabi ni Herbert, yung resume, kung hanapin nyo si boss, kasi nung minsan galing din dito yung mga Pilipino, ang dami pong napunta dito everyday. Indiano, Mexicano, Pilipino, nagpapasa po ng mga resume. Ang totoo po ay napupunta lang sa basurahan. Sa basurahan lang napupunta. Tatanggapin ni boss, haharapin kayo ni boss ng maayos. And then after that, pagkakuha ng resume, pag umalis na kayo, shoot na po sa basurahan. So useless po. Ngayon, pag kailangan talaga niya ng tao at walang-wala siyang makuha, dun po siya sa consultant namin nakuha. Tinatanong niya kung may mga available na tao na pwedeng mag-start na agad ASAP dito sa dairy farm. Ngayon, nung kami naman po kasi, yung mga pinalitan namin dito is paalis na, mga na PR na po. So ayan, ito yung isa sa pinaka 30 years na. Curly! Yan. Yan, 30 years na yan dito. 30 years na yan dito si Charlie na nagwo-work. Dito na yan tumanda, dito na yan inugatan. Even yung boss namin, sabi nga niya, bata pa siya, nagtatrabaho na yan dito. Hindi siya umaalis. Ngayon, balik tayo doon sa usapan. Yung mga naghihingi po ng email, useless po. Kaya hindi ko maibigay sa inyo yung email. Kasi wala din po. And then yung nagsasabi, baka pwedeng ipasok nyo po ako dyan. Nadito po ako sa Taiwan, nadito po ako sa Pilipinas. Useless nga din po. Ang hinahired po ni boss dito, yung mga tipong nadito na sa loob ng Canada, at halimbawa po, ako ay paalis na. Ako po ay paalis na. Hindi ko po kasi pwedeng sabihin, boss, alis na ako. Basta na lang ako lalayas. Kailangan po ng kapalit. Kagaya ng nung mga pinalitan namin dito. Hindi sila makaalis kahit gusto na nila kasi kailangan nila ng kapalitan, natuturuan nila. Kaya nung nakonta ko yung mga taong yon, which is mga na PR na, si Brother Edward,
nasa Alberta na, si Jojo na dito pa rin sa BC, dito lang din sa Abbotsford. Sila yung mga pinalitan namin dito. Na pagdating namin dito, kinausap nila kami, sabi nila, kaya nyo ba itong trabaho? I-train nila kami dito. Habang nadito pa rin sila, nagtatrabaho sila, nag-start na kami. And then habang tinetrain nila kami dun sa trabaho namin dito, nagbigay sila ng 1 month notice pa nga yung binigay nila eh. So ibig sabihin, marunong na kami dito. Pag alis nila, marunong na kami, pwede na kaming bitawan. So ganun din po ang magiging sitwasyon namin dito. Gaya nga po nung nagtatanong, kasi alam po nila nakapasa na ako ng PR, tsaka yung isa kong kasama nakapasa na ng PR. What daw if aalis kami? Sino daw ipapalit namin? Sabi ko, hindi ko po alam. Marami po nagpapa-refer, madami pong may gustong pumasok dito. Pero ganito po kasi yun eh. Hindi mo pa pwedeng i-issure ang isang tao na si ganito, si ganan. Kasi yung mga gustong makapasok dito, hindi naman tayo sigurado na ano yan eh. Hindi natin sigurado na talagang ito yung aantay nila. Yung iba dyan talagang nagsabi sa'yo, pag nagkabakante, ipasok mo sila, baka pwedeng ako. Pero ang totoo, naghahanap pa rin yan sa iba, yung mga yan. Ngayon, kung nagkataon po na may bakante dito, at kami po ay halimbawa, aalis na po kami dito, at kailangan namin ng kapalit, pwede po kaming magsabi kay boss, boss, baka naman pwedeng 2 weeks lang o 1 month lang, ako po ay magre-resign na. May papasok po akong tao. Ite-train ko na po para kahit papano hindi kayo mahirapan. Bago ako umalis, may kapalit na po. Ganun po. Pero ngayon po, doon sa mga nagtatanong kung may hiring kami, kung may bakante kami, na mga nagwo-walk-in dito, until now, wala pong bakante. Ang totoo po kasi niyan, yung mga ibang Pinoy na sumubok din dito habang nadito na kami, at nag-start na. Pinagbigyan ni boss ng magkaroon ng working permit. So in-apply niya yung LMIA to working permit. Kaya lang ho, pagka-release ng working permit, nagsipaglayasan. Dala-dala yung working permit dito, naghanap ng ibang trabaho. So parang that time, puro Pilipino dito eh. Kaya nga lang ngayon, nasingitan na kami ng ibang lahi. Nasingitan na kami ng ibang, ngayon, kagaya nito, hindi ko nababanggitin. Yan, ibang lahi ng mga to. Yan, yun na yung mga pumalit doon sa mga nag-aalis sa Pilipino na pagkakuha ng working permit ay lumayas na. So in short, nasingitan kami ng ibang lahi, yung mga Mexicano. So yun, instead na dati puro Pilipino lang kami dito. Kaya minsan mapapaisip ka din eh, kaya nag-iiba yung sitwasyon dahil na rin sa kagagawa nating mga Pilipino. Kaya nga po, dun sa mga sinabihan ko dati, hindi ko kayo ina-encourage na ganon. Kapag nakuha nyo ng working permit nyo, lalayasan nyo basta yung employer ninyo nang wala namang kadahi-dahilan. Dahil sa gusto nyo lang na maiba yung inyong occupation. Dahil ang katwiran nyo lang, gusto nyo lang magka-status dito sa Canada. And then pagkakuha nyo ng working permit nyo, lalayas kayo, hanapin nyo yung trabaho ninyo na talagang preferred. So anong nangyari, nagamit lang yung PARM para sa personal nyong interest, na pagkakuha nyo working permit, may status na kayo, saka nyo hahanapin yung talagang preferred nyong occupation. So yun nga, dati puro Pilipino dito, talagang solid Pilipino. May isa lang atang Mexican, yun yung herdsman sa mga baka, yung mga nagbubuntis ng mga baka, nagpapaanak. So anong nangyari ngayon, mas marami na yung Mexican kaysa sa Pilipino. 4 na lang kaming Pilipino dito. Yung isa PR nga, yes, Herbert, at kaming 3 hindi pa PR. Pero naka-apply na po kami ng PR. So sana nasagot ko yung nagtatanong, paano po makapasok dito sa inyong company? Paano po makapag-apply dyan sa company nyo? Kasi sobrang dami na po. So sa next time na mga magtatanong po, ito na po yung isesend kong video para po malinaw sa inyo na hindi po kami natanggap dito ng direct. Hindi po kami natanggap dito ng mga online application. Kung kailangan po ni boss ng tao, on the spot ang gusto po niya ay makakapag-start na kagad. Or kung may aalis, maghahanap ka ng kapalit mo para maipasok mo dito. So doon sa mga subscriber ko na talagang masugid, abang-abang lang po kayo, kasi talagang sabi ko nga sa inyo, pag may kailangan tao dito, antimano pinopost ko, wala nang edit-edit, antimano pinopost ko. Kagaya nung may mga before video akong ginawa na
kailangan namin ng tao dito at saka kailangan ng tao nung mga kaibigan ni boss na may dairy farm. So ano, abangan-abangan nyo lang po, malay nyo, machambahan ninyo, kayo yung nakapanood nung ano, nung video na i-upload natin sa mga susunod na panahon na kailangan namin ng tao dito or kailangan ng tao dun sa mga dairy farm na kaibigan ni boss. Kasi si boss, maraming kaibigan niya ng mga farm ano dito eh, farm company dito eh. Kasi ang pagkakatanda ko at pagkakaalam ko, sabi nga ng lahat, si boss ang presidente dito ng Dairy Farm Association dito sa Abbotsford. So marami siyang contact. At minsan kinakausap naman kami ni boss na sinasabi, o baka may ipapasok kayo, may kilala kayo naghahanap ng trabaho as dairy farm, ipasok nyo dito sa kaibigan ko, tatawagan ko. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share this video. At sana kahit papano nakatulong to para masagot yung mga tanong ninyo kung paano mag-apply dito sa amin. Gusto kayong makapasok dito sa dairy farm at napataon na meron kaming bakante at natsambahan ninyo. Baka kayo na susunod na maging dairy farmer dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. I love you all. Bye-bye.